For they are the spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to battle of that great day of God Almighty. Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and ye see his shame. Okay na yan. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Muli na yan. Avalin, Panginoon. Bigyan niyo po ang inyong katalinuhan at pangunawa. Sa layan niyo po ang gawin ng kaaway. Kaming pagpapalain, Panginoon. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Okay, so medyo marami kasi ito, kaya hindi ko lang makakover natin ito. Init ba, mainit? Si Vince, kung anong inaano? Ano huli mo dyan? Hindi, yung pinto lang, makakot-cut pa rin yan. Okay, so, good afternoon po sa lahat. Revelation 16 tayo, pinaka-title po nito is, The Wrath of God. Okay, ready na po makinig? Harang may hindi nakikinig dyan. May ibang gusto kayong gawin? Hindi tingnan ko. Ano, mainit? Mainit ba? Nakalimutan ko talaga yung sabihin ko. Ito nga yung hindi nag-blow up. Dali ah. 10 files ba yun? Ito. So, dito muna. Ito muna tayo sa yo. Okay, para sa kasi nakalaktaon na naman tayo ng ano, no? So, Book of Revelation, ito po yung ating ginawang parang pinaka-outline. Sa chapters 1 to 11, natapos na po yung narrative dyan, pero hindi na-cover lahat. Okay, pero natapos po yan sa end ng 7 years. Okay? 7 years, tinatawag natin 70th year of Daniel. Okay? Sorry, 7 years, 70th Daniel's 70th year. Ito yan, Daniel 70th week. I mean, okay. 70 weeks kasi yung sinabi niya. Tapos na yung 69. So, yung 70th week, nakahiwala yun. Yung sinabing week, 7-year period. Okay, kasi tawag kasi ng karamihan dito, 7 years of tribulation, which is mali. Wala sa Bible yun. Kaya nga iniingatan ko sabihin nyo. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi yun yung tamang tawag. Okay, ulitin ko ha. Yung 7 years sa end times na tinatawag natin Daniel 78 week, ang tawag ng iba dyan, 7 year tribulation. Okay? Is mali. Okay? Dahil tribulation doon, 3 and a half lang. And then yung later, dito na nga tayo sa second half, yung wrath of God na yan. Kasi yung wrath of God, galit ng Diyos. Kasi yung gustong iwan dito, pag binubuhos na yung galit ng Diyos dito sa earth, andito ka pa, sino gusto mo nun? Sino yung ayaw ng gano'n? Sino yung gusto? Si ayaw. Ano iba? Abstain. Hindi ka pwede mag-abstain pag hindi mo naitindihan. Ano ba yun? Okay, sige. Kaya in-explain natin. No? So ito po yan. Ha? Dito sa banda dito, ito po yung naunang half ng Revelation. Yung chapter 1 to 7. Natapos na po yung 7 years dyan. Pero again, di na-cover yung langit. Okay? May ibang visions of heaven lang. Ito po, nasa gitna, ito po yung pinagkakilala natin na periods. Okay? So, ito yung 1st century AD. And then, period of tribulation, which is 3 and a half years, approximately. Rapture, ito po yung kukunin tayo ng Panginoon sabay-sabay. Buhay ka man o patay, pagdating ng Panginoon, second coming, rapture na yun. Okay, yun ang tama.
Then, dyan yung 144,000, 12,000 per tribe of Israel. Then, period of the lot of blood, kung napansin nyo, napakahaba. So, bakit natin nag-aaralan ulit ito? Para alam natin kung ano yung mamimiss natin. Amen? Gusto nyo bang mapunta sa wrath of God? Galit na ang Diyos, ayaw. So, ba't natin kinaaral? Kasi, para mapagpasalamat ka sa Diyos. Amen? Tsaka maawa ka din sa mga, ngayon may pagkakataon pa silang maligtas. So, and then, after, no, yung, nakalagay dito yung medyo event na importante, yung mga markers sa end times, yung millennial reign of Christ na tinatawag 1,000, pag sinabing millennial, 1,000 reign, 1,000 years. So, mangyayari dito mismo sa earth, mag-ahari si Jesus, okay? Inaabangan din niya kasi yun yung mga nakatumpada ng maraming prophecy. Okay, kung saan si Jesus yung hari, ng pinaka-hari sa mundo. Tapos, sino kasama niya mag-rule? Yung mga anak niya, lingkod niya. Then, Battle of Gog and Magog, medyo elusive yan sa marami, pero dadaanan natin yan. White Throne Judgment, ito naman yung huhusgahan yung mga hindi ligtas. Okay? Then, syempre, ito yung pinaka-pinaka, New Heaven and New Earth. Matay kaya? Hindi, hindi na matay. Pag-word, hindi na mamatay. Anyway, ito sa tinasang kanan, ito yung mga chapter, second half. Okay, so dito na po tayo ngayon sa 17, sa 16, okay? Dito tayo sa 16. So may, kung may 7 trumpets dito sa 8, napansin niyan, dito sa 8, 9, and then 11, yung mga trumpets, puro galit din ng Diyos yun. So hinusgahan sila, and then ngayon, umuulit yung mga yun, halos, okay? So yun yung nag-aaralan natin. So ito po yung 7 years. Yan, naka-align po yung trumpet sa vials. Try ko ulit, mamatay. Oh, hindi na. Okay pala. Maka yung wifi, no? Hindi, tunayin natin dati. Anyway, ayan, so pwede natin i-zoom, ha? So, okay, para makita nyo natin, ito. So, nakikita nyo tayo ng timeline natin, 7-year period from the start hanggang huli. So, mapansin nyo, may parang yung hati-hati, di ba? Parang ruler. Yung mga malalaking hati is years, and then yung maliit doon is months. Okay? So, yun yung period ng 78 week ni Daniel. So, mangyayari sa end times, pero may sobrang isang maliit, nakita nyo. Yan. Wala. Nabate. Okay. Okay, sige. So, dito tayo sa Bible na tayo. Basta at least nakita nyo po yun. So, natapos po tayo last time sa nakailan tayong vials. So, isa, hindi. The first one, ano nangyari? Source. Ang affected is earth. Okay, the second is, ang affected is sa sea. At ganoon din, maraming namatay sa sea. Okay? Then the third, sa mga rivers. Align po yun sa trumpet, no? They became blood then. Ito tayo ngayon sa fifth. They heard the angel of the water say, Thou art righteous, O Lord, which art and was and shall be, because Thou was judged. So, ganito po yung pinapaliwanag natin paulit-ulit sa judgment ng Diyos. Okay, especially may bago tayo si Ate Joy. Ganito po yung narinig natin sa karamihan ng churches ngayon. Nasabihin nila, ang Diyos ay mabait, mabuti, tama naman yun, di ba? Kaso di nila nababanggit yung judgment. Kaya nga tayo unang pag nakausap lang natin yung tao, yung judgment agad na pag-usapan natin, alam mo ba may langit, pero may nating impyerno, hindi pwedeng langit lang. So makaiwas sana tayo sa impyerno, pero sa langit, sure tayo dapat. Yan ang gusto natin. Bakit may impyerno? Kasi ang Diyos ay mag-uhusga. Bakit naman mag-uhusga? Di ba bawal bang husga? Hindi. Hindi masama mag-uhusga, kailangan natin gawin yun at lagi natin ginagawa ngayon araw-araw eh. Pero ibang tao dyan na siguro takot sa judgment ng Diyos, iniiwasan nila, dinideny nila. Alam nyo yung deny? Alam nyo yung mga bata, di ba? Mare, may crush ka sa akin, oh, eh, wala naman. May dinideny. Di ba? Andun yun, pero dinideny mo lang. Kaya andun yun. So, yung judgment ng Diyos, sigurado yan. Yung kamatayan, ganun din. Huwag natin pag-usapan yung kamatayan.
Wala tayo mapunta doon eh. Di ba? So, hindi tama yun. Actually, dapat nga lalo natin pag-usapan yan. Kaya ngayon, pinag-usapan natin yan. So, ang gagawin nito, kano pansinin nyo, nangyari dito, natutuwa. Okay? I heard the angel of the water say, Thou art righteous, O Lord. So, pinupuri niya ang Diyos dahil siya ay matuwid. Hindi dahil lang siya ay mabuti. Okay? Pero dahil siya ay naghusga. So, ganun niya. Kaya, alalahanin ako kami, kapatid ka. Sinumbong mo yung kapatid mo. Nay, si kuya. Tinadya ka na ako. Iyak-iyak ka pa. Sabi na nanay mo, eh. Okay lang yun. Anong nararamdaman mo? Parang walang mustisya, di ba? So, kaya ang Diyos, ganit din. Pag may ginawang masama, uhusgahan yun. So, sa kwento natin, kailangan paluin yung kapatid mong loko-loko, di ba? So, ang Diyos ngayon, ang daming loko-loko ngayon dito, lagi ko nabanggit sa inyo, di ba? Mga reprobate, mga loko-lokong sino man. At kahit hindi pa sila masyadong loko-loko, hindi sila na-save, dito sila. Inakatakot. Kaya, nasyara natin ang mga si Ate Joy. Okay, so natutuwa ang tayo dapat pag ang Diyos na nagusga, pag ang Diyos ay nagusga, laging patas yan. Okay? Ngayon, ito sinabi, bakit daw siya natuwa? Sabi, for they have shed the blood of saints and the prophets and thou hast given them blood to drink for they are worthy. Ano yung sabi ng worthy? Ngayon, na-associate yan kay Thor, di ba? Kailangan si Thor? Parang baliw yung mga yun. Harapat-dapat kasi na... Nabuhat ko yung hammer. Kaya yung mga engineer gumawa ng ganun eh. Parang may magnet. Niloloko nila yung salita eh. Alam nyo ba yun? Hindi dapat niloloko. Ito lang yung worthy. Yun yung pabaliktaran ng kanina. Yung mga wicked, unworthy, mga walang silbi. Kaya nga lalagay sa impyerno eh. So yung baliktad, ngayon ito pala, baliktad na worthy ito. worthy naman sila para sa parusa. Ano yung sabi worthy? Karapat-dapat. Okay? Naparusahan. Negative. Okay? So, bakit daw sila dapat parusahan? Kasi ito yung ginawa nila. Pag sinabi shed the blood, ano yung sabihin nun, Nadine? Shed the blood. Nagpadana ka ng dugo. Ano yung sabihin nun? Pumatay ka. At sinabi din sa Bible kasi, no, hindi equal to ha, pag ikaw galit ka sa isang tao na walang dahilan, murderer ka, no? Pero ito, literal lang yung murderer ng mga to. May gagawa mo ng pasto, ngayon lang, ang dami. Okay? Yan si Duterte, pagkatapos niya ng presidente, who's, ano na yan? Malamang, mapipilay na rin yan. Kung saan? Hindi makulong. May brace na rin kung saan yan. Ano, nakikita ko na eh, lahat na lang sila eh, no? Si Aquino ba na, ano? Na ganun di ba siya? Parang iwas? Oo nga. Si Gloria talaga, hindi ko makakalimutan. Si Corona. So ikaw, pag mamamatay tayo, ito gusto ko lang sabihin, tayo mga babae dito ha. Mga babae, pag kayo, huwag naman ha. Nabuntis kayo ng maaga. Huwag naman sana, pero magpapabird ba kayo? Kasi mawala yung pangarap ko sa buhay. Pag nagkaanak ako, eh loko-loko ka eh. Anagutan mo na yan, amen? Huwag kang papatay. Galit tayo sa mga murderer, balik din tayo sa mga nagpapa-abort. Amen? Hindi natin yan. Pag ikaw nagpa-abort, tapos member ka dito, di, iwalag ka. Amen? Hindi natin to-tolerate yan. Ibang churches, hindi na ginagawang ganun eh. Hindi ko alam bakit. Anyway. So yun, so marami silang pinatay na saints. Okay? So sino dapat pinapatay? Sabi natin, yung iba word din na patay eh, kasi makasalanan. Pero ito, mga saints ang pinatay. So, ibig sabihin talagang lubos-lubos yung kasalanan nito. Kaya ngayon, pag sila hinusgahan ng Diyos, nabanggit natin sa 15, di ba? Sa 15 yun, di ba? Yung talagang daming namatay. From the horse bridle. Ilang furlong yun? Alam mo, takot tuloy. Yan.
Ayan, saan yun? Ah, sa 14 pala yun. Ayan. Ha? 1,600 furlongs. Ang dami na matay. Okay? Sige. So kaya ngayon, tatanong ko sa inyo, ganito. Fabold ba kayo sa death penalty? Huwag kayo papatay, ha? Pag ano lang, kunwari, napatunayan, loko-loko, kunwari, serial killer, kunwari. Alam niyo mga serial killer, magagaling yan. Hindi nahuhuli. Kaya nahuli ko na rin ngayon, kunwari. Pumatay ng bata, ni-rape, tapos pinatay. 10 ganun ang ginawa niya. Tapos nahuli. Anong gusto niyong gawin natin doon? Okay, bakit? Kasama niyo naman. Yan. Kasi uulit pa yun, di ba? At tinuturo niyo pa yun yung mga ano ngayon, yung mga pelikula ngayon, parang ganyan, tinuturoan ng ano yung torture. May napanood akong ganyan, yung mga low budget na movie. Ano man yun? May ba pinapalabas sa ano to? Anyway. So kaya yun, kaya, and I heard another out of the altar say, even so, Lord God Almighty, true and righteous are thy judges. So mayroon pang nagse-second emotion. Sabi nyo, dapat mamatay yan. Sabi ba, ganun nga, tama. Amen? Kaya sabi nyo, amen, di ba? Pumatayan ng ilang tao, patayin na rin yan. Dapat. Pero ngayon kasi, pansinin nyo, kahit yung mga bakla, hindi yan pinapatay na sa panahon natin ngayon. Iba na yung ano ngayon eh. Anyway, and the fourth angel poured out his vial upon the sun. Okay, ito na yung fourth angel. Doon naman pinoint sa sun. Okay, sana mag-ayos to. Okay? Ayos pa siya. Ayan, basa niyo ba yan? Okay, so yung una is sa earth, then sa sea, then rivers, ngayon sa sun. Ano mangyayari sa sun? So, nung... sa trumpet, tinamaan din yung sun. Okay? So ngayon, ganun din. Tingnan dito. And power was given unto him to scorch men with fire. And the men were scorched with great heat and blasphemed the name of God which had power over these plagues and have repented not to give him glory. So sino dito ang naiinitan? Minsan, di ba? Kanina sabi ni Brad. Brad kasi hindi na sanay siguro eh. Pag din sarap sa aircon, di ba? Sakyan. Pag bukas na namin naman, naku, mainit. Wala, eh, ganun talaga eh. Saan doon mainit pa? Sabi nung iba, mas mainit pa sa US pag summer eh. Kaso Pilipinas, buong taon eh, no? Meron na tayong isang linggong malamig dito eh. Tsaka pag umulan, di ba? Mainit dito, pero itong panahon na to, oy, kung ngayon nyo sa init, maligtas na kayo. Amen? Kasi bukod sa impyerno, dito pa lang sa lupa, oh, merong mga scorch. Alam nyo ba yung scorch? Dati meron kami laro na ganyan, scorch. Sa computer. Ibig sabihin ito, parang sinusunog. Hindi. Anong tinapon nyo doon sa sun para maging ganun? Hindi natin alam. Kasi yung pinakita ko last time dito, ano ba yung preaching natin noon? Parang direktoran, di ba? Yung araw. Grabe po yun. Kung mawala lang ng konti yung protection natin, sunog tayo. Yung, oh, tsaka yung solar flare, mga ganun. Posibleng lumakas yun, di ba? Kasi gusto nga tayong parang sa Diyos sila pala. Okay, so natakot na ba kayo? O hindi? Yung ligtas, hindi. Pero para sa ibang tao. No, tingnan nyo lang yung mga kapatid nyo. Ay, mga kapatid nyo. Yung mga kapitbahay nyo. Pag hindi na ligtas yan, kayo nasa langit na tapos, di. Ay, mo, kung nakikita natin nyo, binabalita sa atin, huy, yung nanay mo, hindi na ligtas. Sinusunog na. Dati, ang puti-puti ngayon, ano na, tutong na. Oo, oh, ngayon, natatawa tayo, pero totoo yan. With great heat. Ito yung masaklap dito kasi nga, mga unsaved. Ano sabi dito? And blaspheme the name of God. Nakakita na ba kayo ng ganun?
Meron kayong kailangan ng gano'n, pag nagkasakit ka, mumulahin pa Diyos. Anong klaseng tao yun? Sa halip na matakot ka sa Diyos, kasi siya pwedeng gumaling sa'yo, magpagaling, magparusa. Okay, pag nagka may ng problema, sisisihin niyo bang Diyos? Wala namang magagawa yun eh. Pwede mo, pakababa ka na lang. Okay, pero itong mga to, wala. Walang magsinabing repented na, di man lang nagbago yung isip nila sa Diyos. Ang Diyos pala kayang gawin yun. Eh, bigyan na natin ang ano sa kanya. Anong glory? Kalulatian. At least pala sabihin mo sa bibig mo, nag-iisi-isi ka na, di ba? Repentance na yun. In a way, ha? Itong mga to, hindi natin makikita dun eh. Sinisi pa ang Diyos, minura pa. Di ba? Huwag kayong gagaya dyan, mga bata. Wala tayong laban sa Diyos. Kung meron tayong mababanggit ang pangalan ng Diyos na pag tayo may problema, sana, ano na lang. Patawarin ka na lang ng Diyos. Amen? So, intindi, no? Tuloy natin. The fifth angel. For that is vile upon the sea, upon the seat of the beast. Ano yung seat of the beast? Naalala niyo yung beast? Sino yung beast? Okay. Ano yun? Si ano yun eh? Dragon yun eh. Yung beast. Naalala niyo pa? Yung harlot. Yung si Babylon nakaupo sa beast. So yung beast ngayon is yung kingdom ng Antichrist. Okay? Pwede niyang i-represent yun kasi siya yung beast. Yung kingdom niya, beast din. Okay? So yung Babylon, iba pa yun. So pansin nga, pag sinabing seat, ngayon, buwan, di ba? Sinasabi dito is yung parang pinaka-headquarters. Okay? Actually, importanteng teksto para dun sa mga nagsasabi ng yung iba naman na post-trib na post 7 years. Okay, so si Jesus daw darating after ng 7 years. So, ngayon din natatakil dito, mga hindi niya na kaya eh. Basta, ibigayin ko lang dyan, itong wrath of God, itong period na to, okay, before ito, lahat yan, andito pa yung beast. Ibig sabihin, andito pa siya, naghahari pa siya. So, pinaparusahan sila, pero andun pa rin siya. Pwede ba yun? Pwede, di ba? Katulad ng Roman Empire, di naman agad isang araw nasira yun eh. So, unti-unti silang nag-deteriorate. So, ganun po mangyayari dyan. After nung ma-rapture na tayo, pinaparusahan sila, pero andyan pa rin yung kingdom ng beast. Okay? Okay. So, again, yung isang perfect din natin na magkapaparallel to, umalala nyo sa 11, Revelation 11, sabi doon, tapos na yung, tingnan natin to. Para lang, ano, yung mga makikinig online kung sakaling meron. Ito yung reference natin. Sa Revelation 11, bakit natin sinabi na, ito, bakit tapos na yung 7 years? 11? Bakit? Kasi, kasi itong ano naman no? Ito nga sa gitna, ito yung rapture. Nung dumating yung natapos yung sa chapter 11, ang sabi doon is ito. And sino ba yan? Yan, okay. So, sabi dito, 11 po ito, and the seventh angel sounded, and there was a great voices in heaven, saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of the Lord, and of His Christ, and shall reign forever and ever. Sa Tagalog, pagkatapos daw ng seventh trumpet, yung mga kaharian sa mundo ay kaharian na ng Panginoon. Hindi yan yun? So, punta tayo dito. So, saan kaya yung nangyari? Eh malamang dito na sa end. After na lang lahat ng parusa. Kasi after nito, si Jesus na yung hari. Okay? Eh pero, binabasa natin ngayon dito sa, balik tayo sa ating text, ito sa 7:16, na seat of the beast. So, ibig sabihin, malitik ko ha. Andito tayo sa pangilan, sa fifth trumpet, di ba? Vial, sorry. Yan.
So andito pa lang, fifth vial, meron pa daw kingdom yung beast. And therefore, yung Revelation 11, andito ngayon, yung sabihin, tapos na dapat yun. Eh, bakit bumabalik tayo? Kasi nga, bumalik tayo from... Napakita ko na sa'yo, parang makuha niya. Yan po, kaya natin tinitikita yan. So, 11, tapos na, babalik tayo sa 12. Yun lang gusto ko sabihin. Okay? Kaya naulit yung mga maraming events na natapos na sa first half. Okay? So, balik tayo dito. Ngayon, nung pinour out na yung vial sa seed of the beast and its kingdom was full of darkness and they gnawed their tongues for pain. So, ano kaya yung tinapon? Hindi ko alam. No? So, siguro parang lason or something. Okay? Ano man yun. Nagkaroon ng kadiliman. And no, there, sinong masakit ang ngipin dito? Kanina si Peter, masakit ang ngipin. Yung mga bata, pag masakit lang ngipin, gusto nyo nang murahin lahat eh. Diba? Yung mga babae daw, pag hindi marunong, magsama yung ano, diba? Masakit yun, diba? Ano pong masakit sa inyo? Masakit ang ulo. Tapos nag-bite, diba? So ito daw, pag ang Diyos na nagparusa sa'yo, matindi talaga to. Lalo na itong mga, kasi bakit dun sa, kasi pang pinapahirapan yung mismong mga opisyal at mismong yung beast. Men, kaya huwag kayong ano dyan, yung mga loko-loko ngayon, ang mayabang yan eh. Kala nila, hindi na sila mapakusahan ng Diyos. Sino yung mga mayabang nung mga unang taon ni Duterte eh? Sila nang nakaduterte dito, di ba? Yabang yan eh. Talagang takot lahat sa kanya eh. Ngayon, inakalaban na siya ngayon. Kasi ginagamit. Wala na siya magagawa, halos eh. Pero nag-threaten pa rin siya, di ba? Alam mo, ganyan yung mangyayari sa atin pag tayo, inaasal-asal ng mga anak ng demonyo. Kayaan mo lang yan. May panahon ka rin. Amen? Nandito tayo, imagine nyo, nandito sino bang galit kayo, kunwari kay Pope, di ba? Kay Soriano. Wala na, kay Soriano eh. Pumalit sa kanya, kung sino man yun. Sige, Buloy. Yayabang yung mga yan, no? Bill Gates, you know. Pag inabutan sila nito, mawawala na yung galit mo eh, di ba? Yung Lord, parang unfair naman. Napabakuna kami, hindi naman kailangan, ginawa kami laborat. Hindi mo na maiisip yun kasi nangyayari sa kanila to. Sila yung to-torturing ngayon, amen? Pansinin nyo, hindi pa rin nag-repent and blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores and repented not of their deeds. So again, parang patunay na matitigas na yung puso nitong mga to eh. Amen? Kayo siguro, di ba naman ganun, di ba? Pag nakaramdam kayo ng sakit at yan ay hindi naman mangyayari yan kung walang pahintulad ng Diyos, mag-repent na tayo. Next. And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates. Alam niyo ba yung Euphrates? Tingnan na natin sa ating mapa. Oo. Nasaan yung mga map natin? Tingnan natin para sa mga bata. Downloads. Yan ba yun? Nako, hindi. 10 files. Wala. Anyway. Wala. Anyway, so basta isang ilog lang yan na kung maalala nyo. Sa Garden of Eden. Okay? And then, sabi dito, nung binuos yung ano doon, yung vial, yung laman ng vial, the water thereof was dried up. Naalala niyo yung sa first half? Ano nangyari doon? Euphrates din yun eh. Ang nangyari doon is, ano nangyari doon? Nawala, okay.
doon lumabas yung mga frogs ba? Yung mga army, ah, sige. Yung mga army, di ba? Yung mga locust. Yan. So, so Euphrates din. Napansin nyo ba yung pagkakaparallel? Tapos dito, nung natuyo daw yung Euphrates, nasabi, that the way of the kings of the east might be prepared. So ito naman, nung natuyo yung river, anong maganda doon? Minsan, nakiging passageway na yon. Okay? Kasi ang mangyayari dito is, magigera yan in the end. So, hindi mo din, sa Revelation 19 pa yun eh. Pero, yun lang nangyayari. So, pero nakakatakot yung pag natuyo ang ilog. Amen? At hindi yun. Maraming mamatay. So, ito yung sasabi ni Bert Carina. Okay, ano pa nangyayari? And I saw three unclean spirits like frogs. Sino nakatuwa sa frog dito? Kailan lang? Nag-usap tayo ng frog, di ba? Dinadissect natin. Nakadiri yan eh, no? Pero so, kinakain ng iba yan. Sabi nila. Oo. Okay, nauso ka na ako. Hindi, kinakain yun. Wala problema doon. Pero, pag gano'n, nakakadito yung pag ikaw yung medyo, ano, diba? Pero sabi nito, may nakita siyang three unclean spirits like frogs. So, kinumpara yung frogs sa unclean spirit, madumi. Asan daw nang galing? Sa mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. So, unholy trinity. Okay? So, sino ulit yung mga kalaban ng Diyos dito? Yung unholy trinity? Yung dragon, yung beast, and sino yung false prophet? So, tatlo yan. So, yung false prophet, parang katulong lang ng beast. So, parang siguro, ito lang, kunwari lang, para makita nyo lang. Kasi di ko alam eh. Kasi parang yung beast dyan, military leader yan, tsaka political leader. So, yung false prophet ngayon, ayun yung parang religious yan, kunwari si Pope. Tapos yung kakampi ni Pope, si, kunwari si yung mayiging bagong Hitler, ganun yan eh. Ganun mangyayari dyan. Pero sabi nung iba, yung Pope daw, meron pa tinatawag na Black Pope. Mga ganun. Oo. Oh. Kasi yung Vatican po is both state yan and ano eh, church. Parang ganun yan eh. Kaya, yung Pope yung pinaka-religious leader, sabi yung political leader. Pero, daw, yung Black Pope yung hindi nakikita sa labas. Siya nag-goodbye. Anyway, ang gusto kong lesson lang dito, bago tayo magtapos, mahaba pa to eh. For they are the spirits of devils working miracles which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to battle in that great day of the Almighty. So again, ano daw yung mga nanggaling sa bibig? Ano ba nanggagaling sa bibig bukod sa bad breath? Mga salita, di ba? Kaya ito sasabi ko sa mga bata pa lang kayo, isa napaka masamang naging ugali nyo, palamura, bastos. Kung hindi nyo mapigil yung lumalabas sa bibig nyo, ano pa yung mapipigil nyo? Kung narin, may mapera na rin kayo. Kaya maraming yun sa mga, yan, sa mga adults, ganun din. Kung hindi man mabaho yung ano, sa Duterte, talagang nagugulat ako dyan, nung bago yan eh. Talagang hindi na nagpigil eh. Yung iba kahit papano, kahit sinungaling, pag nakatago, at least pag nasa camera, hindi ganun. Ito, matindi eh. Di ba? So, pero marami yung mga politiko na yan, sinungaling din yan sa likod. Anyway, ang nakikita ko ditong kadumihan yan is, ganun yan, mga kasinungalingan. Kasi daw, ang ibobro for daw yan is yung parang gera. Kasi, bakit gustong gagerahin ng mga tao yung Diyos? Tanong yung sarili nyo. Kahit ngayon, bakit may mga taong galit ngayon sa Diyos? Diba, minsan mga bata pa. Kasi na-influensya na yan ng mga kasinungalingan na yung karumihan ng mga salitari ng mga alam mo na, galit sa Diyos. Amen? Kayo din. Kaya natin ninaaral to ha. Kaya ba sinasabi nyo, Pastor, hindi mangyayari sa akin yan. Maikinig ako kahit ganito kung gusto makinig. Pag may load ako, puputa kahit anong website, YouTube na yan, kung ano sikat, papanoorin ko. Gagawin nyo ba yun? Kaya nga, buti nga kayo may choice. Dati sa TV, wala kayong choice, di ba? Sino makita mo dyan, yun na yun. E ngayon, mayroon kayong choice.
So kaya mamili kayo ng maayos. Amen? Pagbastos ang bibig niya, walang mura. Papanoorin niyo pa? Hindi lang bibig, minsan yung kilos. Ganyan po ang gagawin later ng mga, ito na nga, yung mga unholy trinity. Okay, Satanas, yung beast, tsaka yung false prophet. So mag-ingat. Amen? May sabihin na may white lies naman eh. Kunwaring sinungaling lang, kaya medyo bastos lang. Ingatan yung lumalabas sa bibig nyo. Dahil yan exactly gagamitin ng mga demonyo. May nakita nyo ba doon? They are the spirit of devils. Sabihin ni Pastor, wala ka ng demonyo na, iniwala mo sa demonyo. Yung sabi sa Bible eh, yung lumalabas sa kanila, yung spirito nila, parang palaka, at parang mga, hindi parang, talagang spirit of devil. Andahan niyo po yan. Kaya pag may nakita kayo kahit dito sa atin, tinatanong ko lagi kayo, di ba? Bakit si ganito wala na? Di natin nakikita. Sino bang kausap niya lagi niyan? Di ba? Napansin niyo? Yung tinatanong ko sa inyo, ano bang pinaggagawa niyan? Wala nang pastor kausap yun eh. Ah, so nasa telepono pala. Panay ang cellphone. Anong pinapakinggan? Anong pinapanood? Yung puro spirito ng demonyo yan, hindi na ako magulat na ayaw na sa church. Amen? Dito talaga masasala tayo. Hindi pwede yung mga ganyan. Pwede, mga ate na sinasabihan ko, ay kaso, ano utusan daw, di ba? Ay sabi naman ng nanay, pinapapuntahan namin doon, pasto, pinapapunta nga namin dito yan eh. Hindi ko alam, sinong paniniwalaan ko. Ikaw na nakakalam, ha? Sabihin mo yun sa kanila, sabihin mo, lagi sinasabi sa mga bata, paano, kung gusto niyo talaga sa church, salamat, yung dalawa, dito. Lahat naman kayo, masaya kayo kami pag nandito kayo. Pero, anong gagawin nyo pag magulang nyo nagsabi na huwag kayong matin? Eh, dapat hindi kayo matin, di ba? Magulang nyo yan. Pero, hindi naman isang, ano, hindi naman isang araw lang dito, di ba? Meron ulit next Sunday, next Thursday. Ang gagawin nyo, di ba, Jackie? Sabi mo, magpakabait kang bata, magpaalam ka ulit. Nay, pwede ba? Ngayon, dilinisin ko yung buong bahay. Ako magluluto, ako maglalaba. Tindi naman. Nari lang, ganun lang, compatible. Gumodule ako. Pwede ba sa Sunday, payagan nyo na. Pag hindi ka pinayagan, ewan ko na lang. Amen? Kung alam mo, importante yung church. Walang dahilan kahit magulang mo para hindi ka payagan. Kaya hindi ka pinayagan, wag. Okay? Next week ulit. Time ulit. Amen? Eh si Quinn, tinutulak na ng lola niya dito yan. Diba? Ganun din si, ano, yeah, si Pamela. Yeah, wala talagang dahilan niya, kaya hindi matin. Si Lian, maglasing lang. Sabihin mo nga, Pasto, eh, tatay, giinuman din kami sa church eh. Milo, saka kape. Okay? So yeah, ingatan niyo yung mga bibig niyo. Huwag kayong gagaya. Tandaan nyo, pag foul ang mouth niyan, malamang, ano, sa demonyo natututo yan. Amen? Basta, ba't ikaw, parang talas din yung dila mo minsan. Iba yung talas na salita ng Diyos, na wala na tuloy dito yung ano natin. Nakabit ko rin yung ating Hebrews 4:12, di ba? Matalas din ang dila natin. Amen? Kasi salita ng Diyos yan eh. Mas masakit yan. Pero, katulad ng sushi knife, alam yung sushi knife, matalas na matalas yun. Pero, amen, Bishop. Pero, masalap yung inalabasan, di ba? Kasi, magaling yung pagkakagamit. Tsaka, ginagamit sa tama. Hindi yung sa demonyo, wala nang pakialam kung anong tamaan sa'yo, di ba? Tayo, magnamalo ako, yung anak ko, sapwet lang, basta masakit. Hindi pag demonyo namalo sa'yo, kung nag-addict-addict ka dyan, hindi lang tatamaan sa'yo dyan, hindi lang puwet mo. Pati baga mo, pati yung... lahat. Okay? Lata lang. Kahit mata, may lata yan. Oh. Men. So sana, habang nata natin yung revelation, na ganun yung ating idea. Matakot tayo sa Diyos, maawa tayo sa mga kaluluwa, magsipag tayo, at yun, yung justice ng Diyos ang mananaig. So hindi tayo takot na tayo inaapi sa buhay na to. Amen? Ganun. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat. Tapos namin nagkapag-revelation with kami, Lord. Di namin tapos yung mga vials, but we pray
Alaman namin yung aral dito, Lord, na paulit-ulit naman sa Book of Revelation, sa Bible, na kayo po ay just, kayo po ay maayos, kayo po ay matuwid. But, may judgment sa bandang huli, Panginoon. So, hindi na kailangan maingit kung sino loko-loko dyan. Kayo po ay magitiwala lamang sa inyo. Patuloy na paglilingkod sa inyo, Panginoon, at panahon na kami parang talunan. Maalala naman namin ang judgment sa kanila. Kaya may ma-comfort dito, Lord, at ang gagawin lang namin ay magtapat sa inyo at mas maganda po ang aming kainat lang sa NDN, Panginoon. So, kayo po mga lati, Panginoon, ang mga future services and program, Panginoon, kayo magpala. Kayo mga lati, in Jesus' name we pray.